Hindi mahirap, ngunit hindi rin madali ang pagiging sari-sari store owner / tendera, mga kaibigan. Dapat alam mo ang pasikot-sikot sa negosyong ito, lalo na sa ating pag-grocery at pamamalingki. Ngayon, kaibigan, bibigyan ko kayo ng tips kung paano o ano ang dapat niyong gawin pag kayo ay nag-grocery at namamalingki, na tiyak hindi masasayang ang pagod niyo pagpunta sa city, at syempre magiging worth it ang lahat. Dahil ito yung aking ginagawa na siyang nakatulong talaga ng malaki para lumago ang aking sari-sari store business. Hello mga kaibigan! Kumusta kayong lahat dyan? Ito na naman ang inyong life coach at ka-negosyo partner, Ate JB. Magandang araw sa inyong lahat dyan! Masaya na naman ang inyong lingkod, si Ate JB. Dahil ngayon kaibigan, tuturuan ko kayo ng mga paraan kung paano palaguin ang ating sari-sari store business. Pag-usapan natin ngayon kaibigan ang tungkol sa pag-grocery at pamamalingki. Dahil isa ito sa mga ginagawa ng isang sari-sari store owner / tindera kaibigan, no? Hindi naman siya mahirap, ngunit hindi rin madali kaibigan. May mga technique, may mga useful tips na dapat mong gawin kaibigan para hindi masaya ang oras mo sa iyong pag-grocery at pamamalingki. Kaya ngayon kaibigan, pag-usapan natin ito. Dahil ngayon, pupunta kami sa city. Ipapakita ko sa inyo kaibigan kung ano yung aming routine pag kami nag-grocery na mamalingki. Hindi talaga madali kaibigan, no? Pag ikaw ay nag-grocery o namamalingki, maraming bagay na need mong gawin at dapat madiskarte ka talaga sa larangang ito kaibigan. Hindi basta-basta pupunta ka na lang doon, mamimili ka na lang kung ano-ano ang gusto mong bilhin. Hindi dapat kaibigan. Kaya ngayon, without further ado, ayan, tuturuan ko kayo kung ano ang dapat yung gawin. Dahil ito, oh, kaibigan, no, ito yung ginagawa namin for almost 19 years na siyang nakatulong talaga ng malaki para lumago ang aming sari-sari store business. Kaya gusto ko rin ibahagi ito sa inyo para naman lumago rin ang inyong negosyo. At kaibigan, kung magustuhan mo yung ating video ngayon at mabigyan kita ng tips kung paano palaguin ang iyong negosyo, paano pag-handle ito ng mabuti, ayan kaibigan. Kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate JB, no, sana mag-subscribe ka na sa aking channel at pakihit na rin yung notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko kaibigan na tiyak makakatulong sa iyong pag-asenso. At sana ha, pakishare na rin kaibigan, no, para mas marami pa talaga tayong matulungan. So ngayon kaibigan, pupunta na kami sa city. Ipapakita ko sa inyo ang aking ginagawa doon na siyang nagpapalago talaga ng aking negosyo. Sana samahan nyo kami. So ngayon mga kaibigan, papunta na tayo sa supermarket. Sa city, no? City proper. So ito yung kadalasang ginagawa namin kaibigan every week. Okay, supposedly every weekend. Pero wala pang weekend, ayan, mag-grocery na naman si Ate JB, mamamalingki na naman. Kasi this past few days kaibigan, talagang malakas ang bintahan sa ating sari-sari store, no? Kaya hindi ko napabuti ng weekend. Ayan, pupunta na tayo sa city proper at mamamalingki tayo. Ang dami namin gagawin ngayon. Sana samahan nyo kami. Ngayon mga kaibigan, nakarating na tayo sa city, no? Back to normal na pala dito sa amin, no? Marami na mga sasakyan at tao sa labas. Ngayon kaibigan, no? Titingnan natin kung ilang store ang ating mapupuntahan. Kasi ang akin talagang habit kaibigan, pag hindi ko mabibili lahat sa isang store, pupunta talaga ako sa ibang store. Bahala na kaibigan kung mainit or sobrang nakakapagod. Okay lang kay Ate JB, basta gusto ko kompleto talaga ang mabibili ko ngayon para hindi masayang ating pagpunta rito. So ngayon mga kaibigan, pupunta tayo sa isa sa mga suki kong wholesaler dito sa aming place, Talisay City, no? Yung Vicky Marketing. Ayan, so mura rin ang kanilang mga paninda kaibigan. Kaso nga lang, kung sa Bisaya patuyoon. Ayan, papasok tayo dito kaibigan. Guys, suki ko na sila for maybe more than 10 years na. Ha? Oh, nasa lang ko ano? Nisin. Dugan ako ng hita ng nisin. Wafer stick. Okay, barato na dito. Oh. Tumas, ikaw nagkaw na ni Mas? Ha? Nawagtang man ni dito? Kyo ba? Mahal na ba to? Abi ko gibaligi arabarato, bakansi dyo ko. Kumbi. Mawagtan mo sa dapuwate. Sulat na pati. Ay, mabili mo eh.
Ngayon mga kaibigan, dahil hindi kompleto ang unang store na ating pinuntahan, pupunta na naman tayo sa isa rin na mga suki ko noon, nalagpas na rin 10 years. Yun yung Tita Guapag. Nagawan ko na ito ng vlog, kaibigan. Ayan, hindi masyadong mura rin yung kanilang mga paninda, pero gusto kong mag-grocery doon kasi konti lang tao, no? At kahit hindi naman masyadong mura, meron pa naman tayong profit. Ayun nga lang, konti lang. Yun mga kaibigan, nandito na tayo sa Tita Guapa Metro Store. Ayan, suki ko na ito, no? For more than 10 years. Again, hindi sila masyadong mura, pero okay lang. Comfortable naman kasi tayo na mag-grocery dito. Malamig, konti lang tao. O diba, yun naman gusto natin para safe tayo, no? Konti lang ang tao. Tara mga kaibigan, pasok na tayo, no? Sana marami silang stocks, marami tayong mabili. So, sa pangalawang store mga kaibigan, ito lang ang ating mabibili ngayon. Kasi nga, ayan, kulang din ang stocks dito sa Tita Guapa, no? Aday ko na koy. Pero swerte tayo kasi may mga produkto sila na mayroong freebies. So, malaking tulong na rin sa atin mga kaibigan ang mga freebies, no? Ayan. So, magpapakounter na tayo kaibigan. Pupunta tayo sa ibang store, pangatlong store na, no? Sana doon, marami ng stocks, no? Ayan. Punin na sa kayo. Ano lang? O, na. Ayan. So, marami silang ditong mga freebies, mga kaibigan. Tingnan natin, baka may freebies din ito. Oh, naiusap, o. Oh. Di sito usap, yun. Ayan, ito ang gusto natin, kaibigan, dahil may freebies. Malaking tulong sa ating mga sari-sari store owner. So, dahil konti rin ang stock sa pangalawang store na ating pinuntahan, mga kaibigan, hanap na naman tayo ng another store. So ngayon, pangatlong store na bali ito, no? Marami kasi akong suki ng mga wholesaler dito sa market, kaibigan. So kailangan madiskarte tayo. Pag hindi kumpleto sa isang tindahan, punta tayo sa iba. Ganun lang kasimple yun. Dapat kumpleto lahat ng ating mga bibilhin. Pag-uwi sa bahay, dapat marami tayong stocks, no? Again, para hindi masayang ating pagpunta dito. Ayan. So dito tayo sa kabila. Ito, suki ko na rin sila. Ang store na to for more than, again, 10 years. So, ito yung pangatlong wholesaler na ating bibilhan ng ating mga paninda, mga kaibigan, no? Ayan, so marami rin sila mga paninda rito, pero may mga stocks na wala sila, hindi available. Siguro naubusan sila. Ayan, pero yung mga sugar nila, talagang napakamura, no? Pati vegetable oil or cooking oil ba to, no? Ayan, so mura ang mga paninda nila dito, kaibigan. Kaya naging suki ko na rin sila for more than 10 years. Siguro 15 years na. Ayan. Oh, kuha lang din ako. 20 kaputos. Ayan. So, no, humihingi tayo ng plastic bag para sa mantika na ating bibilhin. So, maganda ang store nila, kaibigan. No? Marami silang stocks. Oh, pangarap rin natin na maging wholesaler. Soon, sana matupad ang ating mga pangarap. Ayan. So, pagkatapos dito, kaibigan, pupunta tayo sa loob ng public market. Na situated doon lang sa harap. Yun yung aming public market, kaibigan. Diyan tayo bibili ng mga pagkain natin, pati itlog, pati toyo. Itlog, toyo. Siguro hindi na lang asin isda, mga spices mga kaibigan, mga gulay, diyan tayo bibili. Ayan, nasa loob diyan, 'di ba? Mura mga paninda sa loob, kaibigan. Ito yung aming pinakamalaking public market dito sa amin na Talisay City. Mamaya, pagkatapos natin dito magbayad, pupunta na tayo doon sa inside ng aming public market. Ayan mga kaibigan, dahil nagutom talaga kami sa pag-grocery, ay kumain na kami dito ng lechon Cebu. Wala nang laman yung lechon, kaibigan. Ubus na. Pati yung puso, hanging rice. Ito na lang yung natira, no? Dinogoan. Dugo-dugo in Bisaya. Ayan. So, kumain kami dito, kaibigan. Busog na busog talaga kami ng family ko. Tubig lang ang sa akin para healthy. Kay Mr. Soft Drinks. Kay Junakis. Ang anak ko ay tubig green. Ayan. So, sitting pretty muna kami dito, kaibigan. After, siguro few minutes from now, papasok na kami sa palengke. Doon ang palengke, kaibigan. Kasi tapos na kami mag-grocery. Ngayon, ang dahilan kung bakit kami pupunta sa palengke ay bibili kami ng mga spices, vegetables, chlorine. Yung hindi mabibili sa grocery store or yung mga mahal sa supermarket, doon namin bibili sa loob ng pamilihang bayan, kaibigan.
Sa pagita, ray mo ha? Sa pagita, ra? Sa pagita, ra? Pagita. Kaibigan, nandito na tayo sa Suki ko na nagtitinda ng mga tuyo at itlog. Fresh na fresh ang kanilang mga tuyo, no? Ayan, sa mga kababayan ko no, na nakatira dito malapit na sa Talisay City or within Talisay City, puntahan nyo na ito. Tindahan na to dahil mura ang kanilang mga paninda at fresh na fresh. Sige, pangalan sa'yo mong tindahan dito eh? Jerry and Lizelle Dried Jerry fish. And Lizelle Dried Fish and Eggs. Yeah, eggs, dahil. Eggs pala. Sorry. Ayan, so mura ang kanilang mga paninda at fresh na fresh. Suki ko na sila more than 10 years mga kaibigan. Trusted ko na talagang kanilang mga paninda. Salamat kini ha. Ayan, napakamura. Marami kayong pwedeng mapagpipilian dito, di ba? Meron din sila mga itlog. Fresh na fresh kanila mga itlog. Tara, bayaran muna natin sila, no? Ito mga kaibigan, ang panglima na tindahan na ating papasukan. Ayan, dito marami din sila mga paninda. Tara, pasok tayo pero hindi kasi pwede mag-video sa loob. Kaya dito na lang ako. Si Mr. na lang ang papasok sa loob. Ikaw na lang, Tukong. Hintayin na lang natin si Mr. Kamas. Papasok siya sa loob, may bibilin siya. Hindi na lang ako papasok. Ayan, hintayin ko na lang si Mr. dito sa labas. Ayan, kaibigan, dumating na ang ating sasakyan. Ayan, hinihintay na lang natin yung ating mga pinamili, pinagrocery. And doon sila mga kaibigan, no? Ayan. Okay, so na lang. Ayan, so, mana pa ng proper place yung ating brother-in-law. Ayan, kung sa Bisaya pa, nag-backing pa siya mga kaibigan, no? So, ito lahat yung ating mga pinamili kaibigan. So, lagpas talaga siya 20K. Ang mahal na kasi na mga bilihin, no? Ayan. So, marami pa kaibigan, nandiyan lang ito. Hamang upan ko eh. Ha? Kanera? Ilang? Salamat dong ha. Thank you. Ayan. So yan, pauwi na kami kaibigan, no? Ito lahat ang aming pinamili. Pila rin sa Tita Guapa ko eh. Usa ra karton? Ya, gian. Kini, dito ba sa Vicky Marketing? Ayan, papauwi na kami mga kaibigan. Mag-unloading na tayo ng ating mga pinamili mga kaibigan. So, 3 hours tayo mahigit, no? Doon sa city. Thank you, James! Ngayon, mag-unloading na tayo ng ating mga pinamili doon sa grocery store, sa supermarket, at saka pamilihang bayan. So, sila na muna mag-unloading, no? Kasi si Ate JB, ay, nagba-vlog pa. Thank you so much, God. Safe kami na nakarating sa aming bahay. Ayan, so mainit talaga sa labas, no? Mainit sa labas, mainit rin yung ating mga customers. Hot, they're looking so hot. Oh, mainit sila. Ayan, thank you so much. Ayan, nag-unloading pa, no? Si Mr. at yung anak natin. Ayan, nandito na kami sa loob naming sari-sari store. Mamaya mag-haul, no? Or hindi, magdi-display na lang ako. Kasi medyo tired na si Ate JB. Ayan, so, ayan, nandito na. Yung ating mga pinamili. Ayan. Malaki talagang tulong sa atin ang pagkakaroon ng sariling sasakyan, kaibigan. No? Thank you so much, dear God, sa mga blessings naming natanggap. Ayan, si Thomas. Very strong. Ayun, kaibigan, naipakita ko na sa inyo ang aming ginagawa pag kami nag-grocery at namamalingki. Hindi talaga nag-stick to one si Ate JB, no? Sa isa lang wholesaler, isang supplier, hindi, kaibigan. Pag wala sa aking suki, yung produkto, yung paninda na nais kong bilhin, pupunta talaga ako sa ibang store, kaibigan. Bahala na nakakapagod, no? Worth it naman lahat ang ating pagsisikap. Ayan. Talaga, dapat masipag tayo, kaibigan, no? Ulan, init, ayan. Dapat punta tayo sa ibang store. Dapat kumpleto lahat ang nais nating bilhin, kaibigan. Pag-uwi natin sa bahay, dapat kumpleto ang ating mga paninda. Kagaya ng sinabi ko palagi, kaibigan, dapat kumpleto tayo ng stocks para hindi na pupunta sa ibang tindahan ng ating beloved customer. At tiyak dadami ang ating suki, kaibigan. So ito lang yung gusto kong ibahagi ngayon na tips, kaibigan. At alam ko, malaki ay may tutulong ito sa inyo. Okay, sana nagustuhan nyo ang aking vlog ngayon, kaibigan. And, laging tandaan, huwag kalimutan, hindi mahirap
Hindi imposible ang umasinso tayo sa buhay. Basta masipag ka, madiskarte ka, you have God in your life. At siyempre, siyempre kaibigan, may tamang disiplina ka sa sarili. Tiyak asinso ang buhay mo. Maraming salamat sa inyong pagmamahal, palaging pagsuporta at pagsubaybay sa video ko. Thank you so much, kaibigan. Malaki talagang naitulong nyo sa amin. Thank you so much. Malaki rin ang utang na loob namin sa inyo. Thank you so much, kaibigan. No? Sana asinso ang buhay nating lahat. Tiyak naman talaga, kaibigan, asinso ang ating mga buhay. Tiwala lang. Again, thank you so much. God bless.